Walang tubig ngayon sa tanggapan ng MPD o Manila Police District. Umabot na raw kasi sa 8 milyong piso ang kanilang utang sa Maynila na hanggang ngayon hindi pa nababayaran. Nangako naman ang NCRPO na unti-unti nilang babayaran ang kanilang utang sa Maynila. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric, paano mga pulis na walang tubig? Yes, Jessica, sa ngayon daw ay kanya-kanya munang igib ang mga tauhan ng Manila Police District gayong tuluyan ang pinutol ng Maynila ng supply ng tubig sa buong district headquarters. Pero kung ang pag-uusapan daw ay ang monthly bill, ay meron naman daw nakalang budget ang MPD. Ano, ang problema nga lang daw ay ang pahirapang pagbabayad sa milyong-milyong pisong halaga ng utang sa Maynila. Kung magagawin sa UN Avenue sa Maynila at abutan ng tawag ng kalikasan, mabuti pa sigurong huwag na muna sa Manila Police District makigamit ng kasilyas dahil ang signage na ito sa kanilang public restroom ang tatambad. Paano raw kasi makakapagbuhos o malilinis man lang ang restrooms, gayong putol ang supply ng tubig sa MPD. Ang dahilan, aabot sa 8 milyong pisong water bill na hindi pa nababayaran. 2005 up to now, last year, nagkaroon na ng ganong kalaki ang utang may ang Manila, no? Ang Manila Police District. Umpisa yan, 13 million. So bumaba yan dahil mayroon tayong binabayad. Hindi lang yon sa consumption ng kapulisan natin. May na-find out na underground leakage dahil luma na yung mga pipe doon. Nakiusap ang mga opisyal ng MPD na huwag nang kuna ng CR ng iba pa nilang opisina. Pero kwento nila, kanya-kanya sila ngayon ng igib at kung minsan, nagbabayad pa ng rasyon ng tubig. Sa tala ng NCR Police Office para sa buwan ng Enero hanggang Abril 2013, umabot sa mahigit 200,000 pesos kada buwan ang konsumo ng tubig ng buong MPD. Pero kung tutusin, lumiit na raw ito. Nag-iisang linya na lang kasi ng tubig ang supply ng MPD. Matapos putulin ng Maynila ang tatlo pang mga linya noong nakaraang taon. Ayon sa Maynila, mayroong 4 na linya ng tubig ang MPD at mula 2005, pumalo na ng 8 milyong piso ang pagkakautang nito. Dahil bigo ang MPD na magbayad, sunod-sunod na raw nilang pinutol ang koneksyon ng tubig ng Manila Police Headquarters. Katapusan pa raw ng 2012, nangako ang NCRPO na magbabayad ng 1.7 million pesos na bahagi ng kabuuang utang nito. We are having now the coordination with the Maynila, in fact bukas mayroon kaming dialogue para maano namin yung ano yung hinihingi nilang reconnection fees. Hopefully next week baka maachikihan na yan, babayad namin sa Maynila. Reconnect na kami ulit sa kanila kung pumayag sila. Mahigit 2 milyong piso kada buwan ang budget allocation ng NCRPO para sa water supply ng lahat ng police districts. Dahil umaabot lamang sa 1.3 million pesos ang nagagalaw rito, savings ang ipambabayad ng NCRPO para unti-unting mabayaran ang 8 million pesos na utang sa Maynila. We will put up a ceiling amount for the district. Na ito lang dapat ang consumption nyo. Out of, beyond this, babayaran nyo. Out of your MOA. Para magtipid sila. Jessica, ayon pa sa Maynila, dahil nag-propose na sila sa NCRPO ng payment scheme kung saan mababayaran itong 8 million pesos na utang sa loob ng 13 months. Aminado ang NCRPO na masyado raw maikli ang panahon na ito at hindi kakayanin ng kanilang budget. Jessica? Cedric, hanggang kailan daw walang tubig yung MPD? Sa ngayon, Jessica, ang sabi sa atin ng NCRPO ay bukas magkakaroon sila ng dialogue between NCRPO at saka ng Maynila. Ano, hindi pa nila masabi sa ngayon kung kailan may babalik yung supply ng tubig sa MPD. Ang sabi ng NCRPO, yung 1.7 million na sinisingil sa kanila noong December o katapusan ng 2012 ay ready na daw silang bayaran yun. In fact, hanggang 2 million pesos daw. Ano. Ang tanong dyan ay kung papayag ang Maynila na doon sa ganitong halaga lang kasi nga medyo ilang months na yung nag-lapse. Ano. So sa ngayon, na hope ang NCRPO daw is hoping na by next week
ay magkakaroon na rin sila ng supply itong MPD, Jessica. Okay. Eh, alam ko may detention cell ang mga police district natin. Eh, yung siksikan yung mga preso, di ba? Ngayong summer, lalo na, eh, marami pa nga nagkakapigsa sa kanila. So, mas lalo nilang kailangan ng tubig. Paano kaya yung mga preso dyan sa MPD, Cedric? Yeah, Jessica, nililaw sa atin ng NCRP na hindi yung kawalan ng supply ng tubig hindi lamang dito sa kanilang headquarters ano, kundi yung iba't ibang mga stations din ng MPD pati dun sa mga PCP. Ang sabi ng NCRP, talagang sa ngayon daw ay kailangan muna silang magpa-deliver ng tubig, kanya-kanya silang i-give, kanya-kanyang kuha sa iba't ibang mga supply. In fact, minsan daw ay nagbabayad ng hanggang 8 piso itong mga pulis mula sa sarili nilang mga pockets para lang magkaroon ng supply ng tubig dun sa kanilang lugar. And I guess ito rin yung ginagamit nila para dun sa mga preso na kasama nila dun sa kanilang mga area, Jessica. Okay, doble-doble yung kahihiyan niyan, ha, Cedric? Una, hindi sila, mga pulis, hindi nagbayad ng tubig, naputulan. Tapos, eh, mamamaho pa sila ngayon dahil wala silang tubig, eh. Karina nga, Jessica, yung mga CR, yung ilang mga opisyal, doon sa ilang mga offices nila, ay nakiusap sila na wag nang pakuna ng video kasi sabi sila na rin yung nagsabi. Talagang sa ngayon, ay napakarumi raw talaga ng kondisyon. At in fact, may mga kwento rin na yung mga babae naman, ng mga pulis natin, ay nakikisuyo na lang mag-CR doon sa mga establishment sa labas ng MPD, Jessica. Nako, maraming salamat, Cedric Castillo.